Hi guys, welcome back to another informative video where we discuss things about saving, investing, stock market, and a lot of practical tips that you can use to improve your way of living. I enjoyed listing down the things that I would be including in this video. At sobrang excited akong pag-usapan siya. And alam kong maraming makaka-relate dito. So, our topic for today are the 7 ways to deal with a boomer parent. So, ano ba yung mga baby boomers na yan? Sila yung mga pinanganak roughly between 1946 to 1965. In my case, nasa 1960s pinanganak yung mga parents ko. So, pasok sila sa tinatawag na baby boomers. Now, I just want to put a disclaimer that my experience would be different from yours. Even the upbringing that I have, at pati yung upbringing ng meron sa parents ko, nagkakaiba. But one thing's for sure, kapag meron kang boomer na parent, makaka-relate ka. Because hindi man maging lahat itong sasabihin ko, pwedeng may part dito na makarelate ka. And I hope you also get to realize that they're getting old, but it's not yet late for them to know the financial, this whole financial awareness thing. Kasi pwedeng-pwede pa. Ang parents ko, 58, 59 sila. Next year pa, senior citizen na yung parents ko, pero kaya pa, maihahabol pa sila. Ngayon, naiintindihan na nila yung mga bagay-bagay na pinagagagawa ko. So, I'm saying that it's not yet late. So, imagine, I'm a millennial, my parents are boomers. So, nakakatuwa minsan sa bahay, ibang-iba talaga yung pag-iisip and mindset pagdating sa pera, and even when we talk about family and things. So, yun, pag-usapan na natin. Again ha, yung magulang ko, simple lang sila. Parents ko, OFW sila before, breadwinners, hindi rin masyado nakaipon, hindi rin napaghandaan ang future ng mga anak nila. Pero kinaya naman. Pero kung pupwede sanang mapa-improve, better, because you would always want the best for your kids. Kung pwedeng di sila mahirapan at maibigay mo sa kanila yung mga bagay na kailangan may provide, syempre gagawin mo. But in my case, it did not happen. So ako, babawi na lang sa magiging anak ko. At kayo din, sana kung nanonood ka, ibawi niyo na lang siya sa mga anak nyo. Okay? Because we are that sandwich generation anyway. So sana in the future, wag na natin gawin yung mga bagay na to. So yun ha, simple lang yung mga magulang ko and talagang iba ang pag-iisip nila. So start na tayo. Number one, their mindset about money is really different. The things they knew before might be obsolete already. So, yung mga tipong investment, yung mga pananaw nila sa insurances, yung mga pananaw nila sa mga money market funds, na risky stock market, ibang-iba. They feel like investing are just for the rich people. But no, everyone can invest. As long as you know what you're doing, as long as you know kung ano papasukin mo, you can invest. So, di ba? Ang mga magulang natin, ang nasa isip nila, alam ko makaka-relate kayo dito, iniisip nila lagi, ilagay mo sa bangko, mag-ipon ka sa bangko, kailangan nasa bangko ang pera mo. That's not gonna work with me. My reasoning is always, you put a segment, you put a savings, probably your emergency fund in the bank, so that whenever you need it, you can get something just in case there's an emergency. But the truth is, the bank is also using that money to lend to people para maging negosyo siya. Kaya nga siya bangko, di ba? That's their business, that's their line of work. Ngayon, yung mga magulang natin, di ba, ganun lang nasa isip nila. Now, na nabubuksan nila dun, na sila sa insurance, sa ginagawa ko sa stock market investing, alam mo, ang tawag nila, lagi sila nang nakikibakas sa akin. Kahit sa stock market, nakikibakas na rin yung nanay ko at tatay ko. Because you need to somehow initiate that action. Kasi hindi nga sila nakakaintindi noon, hindi pa sa kanila mulat. At lalo na yung mga panahon nila, hindi pa ganun kamulat. Imagine, wala naman dating internet eh. Now, with YouTube, ang dami mo naman talagang matututunan, right? Even you watch a movie on Netflix, you can like search financial-related movies or series on Netflix that you can learn from. Yung panahon nila, it's not as accessible as what we have now. So, even though they're already old, always remember that kahit na anong sabihin na ibang tao, hindi mo cargo ang magulang mo, responsibilidad mo yan. Tanong ko sa'yo, pag ba may nangyari sa kanila, hindi mo ba sila sasaklolohan? Kung ganun yung pag-iisip mo, hindi ko alam pa paano yun, but I'm pretty sure kahit sinong anak na nasa alanganin yung parents nila, gagawa sila ng paraan, ilalaban nila, right? But there are cases as well na hindi well-off or walang kakayahan capacity si anak para gawin yun. Maybe yung anak, sapat lang din yung meron sila. So, this is very important so that in the future, if those things happen, hindi sila kawawa kasi naturuan mo siya. Kasi naniniwala ako na
tayo, ang dami nating kakayahan na iba sa paniniwala nila nung panahon nila. But I don't think it's late. It's not yet late. Kapag kasi iniisip mo na late na, wala na. You should always be open to the idea that you can still change it. At change, napaka-universal niyan. Every day, pwedeng may magbago. So, if there's one thing that you can change sa pamumuhay at setup niyo ngayon, is yun yung paalala mo sa kanila every day. I remember when I was investing in stock market, medyo tutol yung parents ko. Kasi malaki na yung nilalagay ko. But look naman yung nakita na nila, pinaliwanag ko sa kanila. Uy, nak, makikibakas rin ako. O, diba? And hindi yun mangyayari kung hindi ko sila continuous na ninenourish yung kaalaman nila pagdating sa mga ganong bagay. Ngayon naman, meron kaming module ngayon ng parents ko. Crypto naman. So, yun yung in-next natin na topic. Next, okay. Second would be lifestyle. Okay. Madalas, I hope you hear me out here ah. Madalas, yung mga bagay na kinakagawian natin, hindi na nila gusto. Say for example, samgyupsal. Baka sa panahon nila, ang tawag sa ganong treat, buffet. Well, okay pa naman buffet, but for us, millennials or yung mga younger generation, we have our different kind of fun. And they don't enjoy that. Gusto lang nila yung kinagisnan na nila. But this is my take here. Walang masama or hindi pagmamayabang na taasan mo yung antas or standard ng pamumuhay na meron ka. There are in cases na okay siya. Especially the way you present yourself, the way you project people to others, it's very important. Again, law of attraction. You envision the type of lifestyle, the type of person you want to be para magmanifest siya. In our case, yung parents ko, nako, pag aalis kami, Diyos ko, parang gusgusin, napakadudugyot, ano ba naman yan, di man mag-ayos, gusto naka-chinelas lang, yung tatay ko pa, yung gusto niyan chinelas, yung pang-beach, yung chinelas talaga, ay Diyos ko, ang gaganda naman ng mga sandals niya, binibila naman siya ng sapatos, pero hindi. So why am I saying this? Their lifestyle is different from ours. The way they treat things before is completely different from ours. But there's nothing wrong with changing that. Because with change, you also adjust to the different times that we have. Yes, siguro during that time, pagmamayabang na kapag nakapusturang-pustura ka. But now, hindi. It's actually maybe a symbol of maayos or komportableng pamumuhay. And that's what you want to achieve in life. So, every day, you try, if there's a way for you to try to manifest that type of lifestyle, do it. Kasi wala namang masama dun eh. Hindi namang masamang magsapatos ka or bumibil ka naman ng mga gandang damit, but hindi mo siya isuot. Whether or not mahal yan or hindi. Basta maganda yung suot mo. In our group of friends, lagi namin pinag-uusapan yung kapag lumalabas yung parents namin, sobrang gusgusin. Alam mo yung tipong kahit basahan na lang siguro yung suot din gusto. But as your daughters and son, we also want to look good together with you. Because that's the type of lifestyle na gusto namin i-project or gusto namin ma-achieve. And through dressing up, through providing the lifestyle that we wanted, somehow tumataas yung antas ng pamumuhay. At mas madali ma-attract yung mga good things kapag ganun kasi minamanifest mo na siya every day. So, say for example, I want to be an entrepreneur. So on my phone and on Pinterest, I would always look for working professional outfits or ano ba yung diet ng isang working professional? Ano ba yung mga stress reliever ng mga entrepreneurs? Ganyan. Because that's what I wanted to be. So same goes in a family lifestyle. Gusto mo maayos yung suot ng mga pamilya mo in the future. So start mo siya sa family na meron ka ngayon. I hope I'm making sense here. Pero alam ko may nakakaget sa akin. Next! Technology. With the changing times, kaakibat rin nun ay ang increasing chances of people na hindi makasabay sa teknolohiya. In my case, sa parents ko, nangyari talaga yung Diyos ko. Even sa calls, that's why I never remove our landline phones because it's the easiest way I can get to them. So, yung nagpakabit ako ng wifi, wala naman talaga nagpapakabit na ng telephone. But in my case, talagang pinakabit ko kasama yung wifi and telephone. Because that time, hindi pa nila alam. But slowly, binibilan ko sila ng cellphone updated, I download apps. So, ngayong nagka-pandemic, dahil natutunan na nila yung YouTube, sobrang everyday, di sila nabuburyo sa bahay. Hindi na sila lumalabas. Kasi andun na, oh, naka-glue na yung mata nila sa pag-YouTube. Tulfo, kung ano-anong mga
recipe, mga pinanonood nila, home renovation, so nag-enjoy sila. Whenever we talk about these things, it's in phases eh. So, nasa phase sila ngayon ng YouTube entertainment. Pero sinusunod ko na yung Shopee, Lazada, because once they get into that platform, the next thing that they would want to consider would be digital payments. Maganda rin ang digital payments na malaman nila. Kasi they really need to cope up with the changing times. There would be a time that I'll have my family, my brother would have his own family, sila lang maiiwan. Paano kapag uugod-ugod na sila, kailangan na nilang mag-order ng Grab tapos di sila marunong or mag-transfer ng pera kasi wala akong iba, hindi ako makalabas, kailangan ko via GCash but they don't know how to access it. So, those technological advancements are very good but para sa mga boomers or sa mga parents natin, hindi pa sila as embracing katulad natin kasi tayo, doon na yung kinagisnan natin, sila iba. So, try to deal with them in phases. Kasi hindi pwedeng hindi sila mag-evolve rin. Naniniwala ako na lahat ng tao kaya niyang i-embrace ang change as long as mapaunawa mo ng maigi kung ano ba yung ibig mong sabihin with that technological advancement na gusto mong i-share sa kanila. Right? Next. Livelihood. Give them livelihood. Oh my. I'll stress this so much because it's very important. I've seen a lot of my bosses na nahirapan din sa buhay, not because they don't have a work or they are not good with their career, but because they have that baggage. However you see it, masama man or maganda, mototitignan to sasabihin ko, but the truth is that's the type of generation that our parents have. Ako nga, ano nga eh, mas bata pa nga yung akin, what more yung mga parents o mga bosses ko na nakita ko yung struggles nila. Wala kasing pera yung parents kasi simpleng mamamayang Pilipino lang na nagtrabaho, minimum wage, ginapang yung anak. Yung anak magaling, nakapunta sa corporate world, so nagkaroon ng regular na trabaho, ng magandang trabaho, monthly income. But that person working in the corporate would also have their needs, pamilya na bubuin. So, mahirap magkaroon ng ganong baggage. So, what I mean by livelihood is try to help them out. As early as now, na wala ka pong pamilya na, sa early 20s ka pa, mid-20s, tulungan mo sila. But there was even a time that it was all me. But I realized I have to share responsibilities. That's when I talked to my brother na, kailangan bigyan silang livelihood. So, yung bahay namin malaki, we're fortunate enough. Ginawang bed spacer na nagkukuha mga rent. So, naging livelihood siya. So, ako kasi very, matyaga naman ako. Kahit saan mo lang ako ilagay, okay na ako. Basta may laptop ako and may wifi, buhay na tayo, diba? Basta nakakaligo ka, nakakakain ka naman. So, livelihood is very important. And one of the things that I would note, if your house is big and you are not renting out, hindi ito pwedeng applicable sa iba, pwedeng mas worse yung kalagayan nila. Turn it into a rental property. In our case, 3-story to, yung second tsaka third, pinapaupahan. And we are helping out. Because in the future, it would be parang our burden din. So it's very important na kung ikaw, na dun ka sa kalagayan na kaya mo pa, may capacity ka pang magbigay, try to shell out to build that. Alam niyo yung 2 to 3 na mga rental properties sa bahay nyo lang ha. Kung pwede nyo siyang i-partition, ano na yun? Income na yun eh. And that's what we're doing now. So, nandun na kami sa sunod na pangatlong floor para naman at least meron pa ding additional income yung parents. Because I have my house in Cavite. My brother is definitely going to get his own house in the future. So, abang bata kami, we provide, we help out. So, imagine that. Meron silang income, hindi sila kawawa. Unlike yung mga ibang family na completely dependent dun sa magiging anak. Huwag ganun. So, try to give them livelihood. Pwede rin yung mga tinda-tinda sa Shopee. Teach them how to join group communities so that they can post their products. So, again, it's interconnected dun sa sinabi kong technology, sa sinasabi kong livelihood. Because that's the world we live in now. Kahit anong escape gawin mo dyan. Yun ang talagang future natin. So, kailangan ma-embrace nila yon. Kailangan madala nyo sila dun. Next, toxic family culture. It's also hard to deal with boomer parents because dadalhin nila yung mga extended family. Ah! Sa topic ata na to, dito talaga ako tamang-tama. Kasi ganun sila ka-family-oriented na hindi nila na iisip na kapag toxic, pwede mong i-cut. Sa kanila, basta pamilya, embrace, kukunin ko, ganyan.
But the truth is, you can always cut ties. You can distance yourself from people. That's really toxic. In our generation, maybe I'm thankful because we are trying to establish that. If I don't like to do it, I'm not gonna force my way to do it. I'm not forcing myself to do it because I don't like it. Simple as that. But in their generation, ipipilit ang ipipilit ang kailangang ipilit. Basta kapamilya, ipipilit. Diba? So, it's hard to deal with toxic family, especially with extended families. So, anong take ko dyan? Kung wala naman silang pera at iaasa lang din nila at uobligahin ka para dun sa responsibilidad na yun na hindi naman dapat nila problemahin kasi extended family naman yun. Just give the bare minimum amount that you can. But kung di mo kayang i-shoulder, then pwede mong sabihin hindi. Lagi mong iisipin na paano ko ba ito sasabihin na hindi masyadong pangit, no? Medyo practical at straightforward kasi akong tao, so ayoko ma-misinterpret. Pero ang akin lang, kung di mo kaya, huwag mong ipilit. Kung wala na ka na talagang pera sa susunod na araw, huwag mong ibigay. Kung meron ka namang iba pang pwedeng hingan ng tulong, baka pwede mong i-share. Ngayon, kung di naman agaw buhay, ang kinakailangan niyan, ay mga naputulan ng kuryente, ganyan, eh pagtrabahuhin nyo yan. Hindi pwedeng ganun, di ba? So, never allow yourself to be in that situation because there, you can always escape. You can always say no. And I feel like saying no is like the best thing in the world because not everyone can say no. So try to always weigh things and if you can't, you can always say no. Again, ang toxic ng mga pamilyang Pilipino. So kung ikaw ayaw mo masanay sila sa ganung pamumuhay, hindian mo na. Importante, lagi mong iisipin na ang provider ng family is very important in any setup. Pag ikaw bumigay at ikaw ay breadwinner, papaano na? So, be tough, be strong, be brave enough to speak up, be brave enough to say no. Because at the end, pwedeng ikaw rin yung maging dehado at kawawa. And we don't want that. Kasi tayo na nga yung nagbibigay. We give so much that people forget that we also... We can turn tired or we can be a burnout person at the end of the day. Hindi nila nakikita yun kasi nakikita lang nila is matutulungan ka nila. Malaging may positive inclination yun pagdating sa mga ganun tao. Huwag kang paaabuso. Siguro yun yung masasabi ko. Next. Mindset about family and kids. I'm pretty sure you have heard this na ang anak ang kanilang retirement plan na ang anak ang bubuhay sa kanila. Nakadepende sila sa anak. When it hurts, totoo naman, kahit ako nararanasan ko yan everyday. But, as their daughter or as their son, you can always lead them towards that path na hindi maging ganun. So, if you have done the steps that I mentioned, considering they already have their livelihood at nawa mo na sa kanila yung value ng money, you can start with insurances and you can ask them to get a passbook. So, I've already done the first one. Nakuhaan ko na sila ng insurance. So, kahit anong mangyari sa kanila, hindi ako mahihirapan na maglalabas ako ng pera para dun sa mga kakailanganin kasi alam ko may panapal dun na insurance. Now, I am in this phase naman na pagkuha naman ng passbook for the two of them. So, yun yung susunod ko naman na ipaprocess. Facing yan talaga, hindi mo pwedeng ura-uradahin sila kasi medyo hindi na rin ganun ka... up-to-date yung pag-iisip nila kasi madalas talaga, ano na yan, kailangan na salamin. Alam mo yun, mahina na rin yung pag-iisip ng mga magulang natin kasi matanda na rin sila. So, we have to take that into consideration. But, as you go along the way, kapag naman nakikita na nila yung efforts na yon at napapatunayan mo din naman na meron talagang kapupuntahan, then continue mo lang. Kung hindi, tuloy mo lang na ituloy every day. It's a continuous process para at least naman hindi ikaw yung maging kawawa sa huli. Diba? And lastly, about death. Okay, mahirap talaga siyang pag-usapan because we are never prepared for that thing. But in any aspect of life, we should also take that into consideration. So dati hindi sila open sa pagkuha ng mga loan lots, columbari, mga funeral services. But the truth is, who would think about those things kundi yung maiiwanan mo? So as early as now, try mo rin mamulat sila sa mga ganong aspeto, ma-open sila. May wrong inclination kasi yung mga tao towards those services. But the truth is, that's part of life. Una-una lang siya, pero at the end of the day, you really have to prepare for that.
kasi mahal din naman yung mga paggastos na naririnig ko sa mga kapitbahay namin, ang mamahal. Pero hindi siya pwedeng hindi kasama sa discussion nyo. Kasi sinong mag-aano niyan, magagastos dyan? Ikaw rin eh. So you have to deal with those. So yun, ang haba ng video natin, but I hope you guys enjoy this video. Those are the 7 ways for you to deal with your boomer parents when it comes to money and family matters. So yun, I hope you guys enjoy this video. Bye!